don't forget to subscribe our channel, Pamimoods. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko. Mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag niyo pabayaan yung ating sarili. Ingat-ingat lang. Kasi ang buhay natin isa lang. Kaya sabi ng Panginoon, pag lagi kayong tumatawag sa akin, maliligtas kayo, makapasok kayo sa gingharian sa langit. Pero hindi, sabi ng Panginoon, pag hindi niyo ako pinatawag, magpakamatay ako dahil sa inyong mga kasalanan na hindi niyo ako pinatawag. Kaya naman ho yung ating Panginoon, sa ilang araw, bumalik siya. Kaya sinabi niya, pag hindi kayo magbagong buhay, pagdating ng panahon, makilala ko rin kayo mga anak. Kaya habang tayo ay nabuhay sa mundong ito, nag-iingat tayo mga favorites, magservisyo sa ating Panginoon. Ito naman mga favorites, ito isishare ko sa inyo. Ito ang nakasulat sa librong orasyon. Sinusunod ko lang ito para maisishare ko sa inyo. Kasi itong ginagawa ko, hindi gawa-gawa ko lang sa sarili ko. Ginagawa ko para din sa inyo to. Ito, kuntin ko ngayon para sa inyo ay i-share ko na magandang share sa inyo mga viewers. Ito ang pinaka magandang kuntin ko sa ngayong araw na ito na nakasulat sa librong orasyon. Para sa mga taong walang kalamalam, pag kayo'y nasapian or na bigyan ng lakas ng kampun sa kadiliman, na bago lang kayo nasapian sa kampong sa kadiliman, ito ang ibibigkas po ninyo. Sishare ko to para din sa inyo, para din magandang komunikasyon sa ating tao. Ang importante natin nakashare tayo. Magkinig kayo yung bagong masapian sa aswang o kampong sa kadiliman. Paano bumalik ang iyong espiritu na hindi agawin sa demonyo. Makinig kayo, itong ipapayo ko sa inyo o isishare ko sa inyo mga favorites. Makinig kayo. Kontra sa aswang. Kung nakakain ng pagkain mula sa isang aswang, ito ang pag-alis ng bisa ng pagkain na ginagamit sa iyo ng aswang. Maganda ng isang baso, lagyan ng pinigang kalamansi, pitong piraso at isang kutsarang suka. Lagyan ito ng bindistadong tubig. Kailangan po kayo magdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Kailangan ito, Bibles, ito ang orasyon na nakasulat sa librong orasyon. Siyam na bisis kayo, ibibigkas nyo ito. Batura, Piraya, Pikatura, Barnabal, Daradar. Batura, Piraya, Pikatura, Barnabal, Daradar. Batura, Piraya, Pikatura, Barnabal, Paradar. Batura, Piraya, Pikatura, Barnabal, Daradal. Kailangan mga favors, siyam na bisis kayo magbigkas nito. Kayo na pong bahala na mag-remores or magbasa nito sa taong nasapian sa bagong nasapian sa kampun sa kadiliman mga pagbubos. Ito ihip sa baso. Ito ang isunod na orasyon or Latin. Kailangan siyam na bisis din kayo. Ibibigkas mo ninyo ito. Makak bigituum, makak bigituum, makak bigituum, makak bigituum. Kailangan siyam na bisis kayo magbigkas ito. Kayo nang bahala magbigkas ito, siyam na bisis. Susulat ito to sa screen. Alam po ninyo kung anong gagawin ito mga rebels. Then pagkatapos, itong nakasalaysay na nakasulat sa librong orasyon, makinig po kayo. Saka ihipan ito sa baso, ipainom sa napakain ng aswang ang kalahating baso nito. Ang kalahati ay ihalo sa tubig na ipampapaliko ng napakain. Lalabas ang anumang material na hayop tulad ng sisiw, insekto, etc. na may kinal.
kinalaman sa pagsasalin ng pagkaaswang sa isang tao kung mayroon ito. Kung ang tuka ng sisiw ay nakababa ang turo, ay maaaring mamatay ang isang taong nasalinan ng pag-aaswang matapos isagawa ang bagay na ito, kung kaya't kinakailangan ang sapat na pagpapayo bago isagawa ang pamaraang ito. Kaya ito, mga favorites, huwag talaga ninyong baliwalayan yan, lalo na dyan sa Visayas, Mindanao. Alam ko, madaming mga kampong sa kaliluman, aswang, dami dyan. Kampong sa kadiliman, aswang, lahat-lahat ng bagay, yan, kampong sa kadiliman, yung bagong nasapian sa mga aswang. Ito, ibabanggit ko ninyo ito. Isusulat ko sa screen, kailangan sundin po ninyo ito. Itong nakasulat sa librong orasyon. Siyam na bisis kayo magbigkas ito. Itong nakasulat sa librong orasyon, sagrada to. Hindi to gawa-gawa ko lang. Sisir ko sa inyo yung mga taong walang kalamalam. Kaya importante makashare, makatulong ako sa mga taong nasapian, lalo na dyan nasapian sa kampung sa kadiliman. At maraming salamat, mga favors, nakashare ako sa inyo. Nagunting knowledge ko lang na ito nakasulat sa librong orasyon. Huwag niyong baliwalain ko, lalo na dyan sa mga subscribers ko. Mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag natin pampayayan ng ating mga sarili, kasi ang buhay natin isa lang. Alam natin na daming tentasyon or tukso tayo sa ibang mga masasamang element. Kailangan magpagumbuhay, magservisyo tayo sa ating Panginoon. Kung ano ang kasalanan natin noon, nagpagumbuhay na tayo, mga Panginoon. Hanggang dito na lang yung pag-vlog ko sa inyo, at maraming salamat at nakasira ako sa inyo, at mag-iingat kayo dyan palagi. Bye-bye.